So ayan po, may kutsun yan. Oh, di ba? May banggera. So halos ganyan po, may mosquito na. Ayun, yung batuhan na yan, may tubig yan pagka high tide. Tapos, pakita ko lang po yung buhangin. So ayan na po yung buhangin niya, pinong-pino. Scenery ngayon, tingnan niyo naman ang buhangin. Oh, ang buhangin po nito. Isang magandang buhay mga ka-farmer. Nandito tayo ngayon sa Kasiguran Aurora. At isi-share ko lang po sa inyo kung saan po kami nagstay dahil kami po ay bumalik ng Kasapsapan Beach. Ayan. So, pang ilang beses na ba namin to dito sa Kasiguran? Fourth time. Pero madalas po kami ay nag-i-stay ng every yung isang beses na yan ay 3 nights and 4 days almost, no? So para sulit naman po kasi talagang medyo malayo ang biyahe. O kailangan nating sulitin, pero ayan, sulit na sulit po. Mamaya papakita natin yung beach, syempre, kung gaano kaganda, gaano kapino ang buhangin, at kung bakit kami bumabalik-balik dito. Bibigyan ko po kayo ng mga rason. Depende na lang po kung yun ang tipo na bakasyon na gusto ninyo. Ayan, mga ka-farmer. Kasi iba-iba. Iba-iba po yung hinahanap na bakasyon ng bawat tao, no? So, ayun. Kung ito yung tipong gusto ninyong bakasyon, ay dito po kayo. Bigyan ko po kayo ng honest review. So, ayan, andito po tayo ngayon sa Barangay Kasapsapan. Siguro mga 10 kilometers or 9 from Kasiguran na town. Pero ang maganda, ang ganda ng ibon, no? Ang ganda pa po ng ano dito, nature. So ayan, simentado po yung kalsada. Wala kayong dadaanan na ano na lubak-lubak. Kasi yung una namin pala, yan kukwento ko lang po. Yung una naming punta dito is Eco Park. Ayan, Eco Park po na resort. Doon pa, bandang dulo. So, nakadalawang beses kami doon. And then, yung pangatlo, dito din po sa Paradiso di Kasiguran. Mas malayo po yon, may rough road kang dadaanan. Pero konti na din lang naman. Pero mas malayo siya sa town proper. Mga 1.5 hours pa. So, medyo mabigat po ang biyahe. So, iba naman pong klaseng beach yun. Medyo mabato. Pero maganda rin naman mga farmer. So yan, enjoy pa rin naman. So pwede nyo pong panoorin sa aming mga vlog. At ihanapin nyo lang yung ka-farmer Paradiso di Kasiguran or Eco Park. Meron naman po kayo makikita. So ayan po. Dito pala, ayan, naalis tayo. Ayan, andito may tindahan po. Para din ako babalik. Ayan. So may tindahan. At ayan yung marker nila. Tapos dyan din po kayo magpapaload ng internet. Dahil sa mga nagtatanong, may signal ba? May hina po ang signal dito. Pero meron naman po silang internet na murang-mura naman, no? At pwede mong i-stop kung i-off mo lang yung wifi. Saka na lang po magkocontinue. Ayan, no? Dito po kami ngayon sa karon sa Kasapsapan Beach and Nature Park. Ayan, diba? So ayan, meron po silang Facebook page. Pwede nyo pong i-chat. Kami po sa internet din lang, chat-chat lang, and then ayun. Go-go na. So, ayan, andito po tayo. Ang ganda. Baka soon ay may extend pa po nila 'yan dahil nililinis na po nila yung part na 'yan para mapagbigyan pa po yung mga stay. Dito, ang kaibahan ay mas malilim. More space para sa inyong tent na hindi kayo initan. Ayan po, kitang-kita nyo naman. Hapon ngayon, 3 o'clock in the afternoon. Pero napaka-presko mga farmer. Ayan. Nakapasok naman ang sasakyan. Ayan. So, continuous pa rin po ang kanilang paggawa. Tapos, dito, kung ang bakasyon po ninyong hinahanap, kaya nga sabi ko, 3 nights and ano, parang hindi ka nagmamadali. Yung tipong bakasyon po na
iwanan mo muna yung lungsod at kalimutan mo na obligasyon. Ayan, pero syempre huwag naman na totally, dahil babalikan naman natin yan, no? So ayan po. Tapos meron silang mga kubo. Ang presyo po ng kubo nila is nasa 2.5 per day. At yung kubong yan ay maluwag, mga farmer. Meron silang kutsyon, may mosquito net, may lababo, wala lang CR. Yun po yung kanilang disadvantage, no? Sa ibang kagaya sa Eco Park, meron po siya sa loob. Pero ito, maganda naman po yung kanilang toilet. Tubig hindi nawawala, kuryente hindi po nawawala. Yun naman ang kinaganda dito. May generator sila at meron na pong kuryente. Tapos ayan, may shower. Napakalakas ng shower, mga farmer. Ayan, napakalakas. Talagang diba? Mahina pa yan. Kanina bumubulwak po yan. Tapos pambabae, meron silang ayan. Sorry, pakita lang po natin. Ayan, simple lang, mga naghahanap po ng simpleng accommodation at hindi naman magarbo at budget meal. Yan, 'di ba? Ang importante ay may palikuran at may matutulugan na maayos. So ayan po yung sinasabi ko na dito ay nagka-camping ka na, may beach ka pa, luto-luto pa, mga farmer. Enjoy. Enjoy talaga. Ayan, oh. So, ayan, nagtatanong kung may signal nga. Yung sabi ko kanina, wala po tayong signal na Smart and Globe. Medyo hirap po talaga. Mahirap po ang signal. Pero napakaganda po ng lugar. Tapos ayan, only duyan tayo dito, ha. Sa mga pupunta po dito, huwag kalilimutan magdala ng duyan, dahil magsisisi kayo. Sasabihin nyo, sarap maglagay ng duyan. Hindi nagdala ng duyan. So ayan, magdala po kayo ng duyan. Napaka laking tulong ng duyan. Ano pa ba? Wala dito si Lane, mga farmer. So much better magdala kayo ng butane, or kung meron naman pong space sa inyong sasakyan, magdala na kayo ng tangke at lutuan para wala pong hassle. So ayan, oh, bingo bingo, laro laro lang, mga farmer, relax time. Bingo bingo lang. Chocolate ang pustahan dyan. Yung pang pastime ba? So ayan, dito po, relax na relax kayo, dahil malilim na malilim. Ayan, tapos pakita natin saglit, ano bang meron, saan ba pwedeng mag video. Ayan nga, sinasabi ko. Ayan, boss, pakita lang natin loob, ha. So ayan po, may kutsyon yan. Diba? May banggera. So halos ganyan po, may mosquito net. So ayan, isa pala, may mosquito net tayo. Pero payo ko po, magdala po kayo ng off lotion or katol. Yan po ang mga dadali ninyo. Sa bagay, kahit naman po saan, ano, magdadala po tayo ng katol, off lotion, mga farmer, dahil talagang kailangan natin yan. So ayun. Tapos ang kinaganda pala dito, mamaya bago natin puntahan, mamayang hapon na ako naiikutan yung beach dahil medyo mainit pa. Pero nakita nyo naman, mga farmer, napaka linis po. Mamaya lalapitan natin yung buhangin, makikita po ninyo yung buhangin. Ay nako, talagang the best beach. Ganda po talaga ng beach. Para ka din nasa Boracay na wala pang imaginein mo yung Boracay na wala pa pong mga bars and restaurant and hotels. Tapos iniisip ko pa po kung ano pang information na pwede kong ibigay sa inyo, no. Ilang oras? Ayan, galing po sa Pampanga, mga 6 to 7 hours. From Baler, nasa mga 2 hours, mga ganon, mga farmer. Medyo malayo-layo pa. Kasi Google nyo na lang po, Kasap sa Pan Beach.
Ayan, medyo malayo-layo pa po. Tapos, ayan, yung mga kailangan nyo po, dalhin nyo na. Kasi, small town lang po ang kasiguran, ano? Hindi po lahat ng kailangan ninyo, kahit pumunta po kayo dyan, ay... Kumbaga, I don't think may ano eh, wala silang ano, I don't think na may 7-Eleven pa po. May Jollibee or ano, wala po siya. So mga bangko, nakita ko lang po is Network Bank, BDO. So much better yung mga kailangan po ninyo, dalhin nyo na. Para wala pong aberya. Tent, pwede rin po kayong magdala. Meron pong counting, kumbaga tinatawag sa hotel, may corkage ng konti. So, may extra pay, pwede kayong maglatag. Hindi ko lang po alam kung magkano ang charge nila. Siguro mga nasa 200 ba or 400. So ayan, mas maganda na po na kumuha na kayo ng kubo. Ang kubo naman ay itong anong ito sa 25, eh marami na po kayong magsisiksikan dyan. Diba? So yun naman po ang kinaganda. Tapos ayan, ang reason po kung bakit, isa sa mga rason, maraming rason pala kaya bumabalik-balik po ako dito, dahil unang-una yung seafoods, mga ka-farmer. Kung mga kailangan nyo po ng seafoods, kailangan nyo ng pang-ihaw na isda, lobster, pag magandang panahon ay marami po kayong mabibili sa Dinyog. Tandaan nyo po ang pangalan, Dinyog, yun po yung baryo. Nasa 20 minutes away lang po dito sa Kasapsapan. Banda doon, naandun yung mga bangkero, naandun yung bagsakan po ng mga isda. So, ayun, pwede nyo pong panoorin sa aming vlog anong makikita ang mga isda doon. So, napaka ano, bukod sa sasabihin na naman ng iba, sinabi mo na namang mura, ano po ang sasabihin natin, mahal. Mura po talaga. So, ayun, kayo na po ang humusga. Sariwang mga isda, lobster, may buhay pa ang mga lobster, sleeper lobster. So naandyan po sa Dinyog. So isa po sa mga binabalik-balikan namin yan. Tapos dito, feel na feel mo talaga yung bakasyon. Walang stress, walang talagang tipong humihinto yung oras, mga ka-farmer. Ayan, hindi po siya kagaya ng ibang beach na maingay. Pero syempre, timing din lang. Weekends, the best po. Kagaya ngayon, ngayon po ay April 3 na. Tama ba? O 3. Katatapos lang po ng long weekend at bakasyon na ng mga tao. So, hindi namin tinaiming. At least, sa ngayon po, kami lang anaan dito. So, yun ang the best na bakasyon. Solo mo. So, ayan. Solo po namin ang area. Mga bata ay mag-i-enjoy po dito dahil mababaw po yung dagat. Ayan. Tapos may mga naglalako pa, tsatsimpuhan ninyo, may mga naglalako na nagbebenta po ng mga isda. So yun nga, payo ko po kung kayo ay pupunta dito ay mas maganda na kung 2 nights, 3 nights, the longer the better po. Oh, ayan. Ito yung tipong hindi ka pa umaalis, hindi pa kayo umuwi, pinaplano mo na kung kailan babalik. Promise yan, mga mag-enjoy kayo dito sa Kasapsapan Beach. Actually, kaya nga bumalik kami kaagad eh. Nung nandun kami sa Eco Park, bumalik po kami kaagad dahil na-inlove po kami sa lugar. Sa Eco Park naman, meron pong ilog doon. So, maganda din. Magkakayak kayo. Pero sabi ko nga, subukan naman natin to si Caronza. Which is, nag-enjoy naman po kami kay Caronza. Hindi naman kami binigo. So, more than expected naman yung na experience. Ano? So, ayan. Pwede na po kayong magtanong-tanong. Caronza. Ayan, mamaya ikutan natin yung dagat at mag-underwater tayo ng konti para naman makita po ninyo kung gaano ka linaw ang tubig at kapino ang mga buhangin, mga farmer. So, ayun. Tapos mag-iisip pa muna ako ng mga pwede pang idagdag. Meron po kaming fishing rod, kaya lang hindi po talaga kami pinalad. Sa mga mahilig mag-fishing pala, ayan, ngayon banggitin ko na. Mahilig mag-fishing, pwede po kayong makapag-coordinate
may mga nagbabangka dyan, pwede kayo magpahati doon sa kuntil na yon. Ayan, yung kuntil na yon mga farmer, na andun ang fishing spot na maganda. Sa mga professional lang na, ano, no, na kami naman kasi hindi, so okay na yun. Snorkeling, ayan. So ayan mga ka-farmer, tuloy natin ang ating kasapsapan adventure. So ayan, nagbaon pala kami ng ganito. Kasi nga, eto po mga ka-farmer, let's say mainit na, may tambayan kayo. Ayan o, may tambayan. Ganyan ang diskarte. Shading net, mura lang naman to. Magkano ba bili ko nito sa Shopee? Nasa 300 lang yata. So 300, magamit mo na ng ilang araw. Actually, pwede mo siyang ilapit ng kaunti. Mas maganda kung bakal na gawing tulos. So kahit abutin ng tubig siguro, hindi natin alam, no? Mas maganda. So may lilim po mga farmer, no? Kasi medyo mainit din talaga. Tapos ayan, hindi pa po natin tatapusin ang video ngayong hapon. Kasi gusto ko rin ipakita sa inyo yung umaga. Mayroon pong kung ano po yung itsura pag umaga niya. So itong itsura niya pag hapon. Low tide po ngayon. Ayan o, mababaw po ang tubig. Ang ano doon, paatras, ayun, yung batuhan na yan, may tubig yan pagka high tide. Tapos pakita ko lang po yung buhangin. So yan na po yung buhangin niya, pinong-pino. Tapos magano tayo, underwater, para makita nyo yung alon. Sakto-sakto lang na may enjoy po ninyo. Tatalon kayo pagka may malaking alon. Masaya, masaya. Oh, di ba? Pakita ko po sa inyo yung linaw ng tubig. Huwag kang bibigay, GoPro, ah. Born in the water ka, di ba? So ayan, tingnan natin. Ayan. Wait lang po, ah. So ayan, kaya ako sinasabing nature mga ka-farmer yan. Wala pa pong kayo makikitang mga hotels, etc. Diba, na malalaking establishment, diba, mga konkreto na, wala po. So ganyan po ang itsura. Mahaba din po yan, yung shoreline na yan, hanggang dun. May mga resorts din yan. Pero itong side na to, halos wala po yan. Tapos buko, ayan, pwede po kayo mag-request at makakabili naman kayo ng buko kung gusto nyo po ng buko. Oh, ayan. Tapos yung bilihan po ng isda na andoon, sasakyan kayo, ayos na ayos yan. Tapos ayan, tingnan natin tong gaano, ano bang meron sa ilalim. Ganyan po ka linaw ang tubig dito, kalinis at kapino ang buhangin. Kaya kung kayo ay naghahanap ng ano, ng beach na talagang gusto nyo lang mag-relax at enjoy yung pagkain, di ba? Yung parang tipong nagka-camping lang kayo paghapon, di ba? Relax-relax ka lang, may duyan at nature. Dito po kayo. May re-recommend ako po itong kasapsapan sa inyo. Tapos syempre yung food trip mga ka-farmer, kung mahilig kayo sa seafood. Kagaya ng sabi ko kanina, kaya isa sa mga binabalik-balikan ko po dito ay yung seafoods mga ka-farmer. Baka nga bukas kami po ay mag take out ng lobster at mag tawag dito, bibili ng isda. Oh, ayayin ko si Bebe bukas maaga, bago magliwanag ay bibili tayo ng isda naman muna. So ganyan po, tingnan nyo naman. Ganda, di ba? At konti po ang tao. Less crowd. Baka dahil sa mga vlogs natin at yung ibang mga vloggers din po na pumupunta dito,
parami na. Kaya habang kaunti pa lang at hindi pa po nade-develop yan, pumasyal na kayo. Dahil napakaganda. Sarap mag-relax. At yung mga bata, enjoy. So ayan, hindi muna natin tatapusin bukas. Wow! Ang galing! Oo nga! Ang kahanap ulit ako! Oo, galing talaga ni Chichi, oh! Dagdagan mo para pang ulo. Oo. Oo. Saya. Siyempre yung mga bata, enjoy. So bukas po mga farm, pwede kayo magdala ng aso, ha? May mga alagang aso dyan, pwede nyo pong dalhin. Isa, nagre-request ang isa. Na? Palaro. Oo, sige. So ayan mga ka-farmer, bukas silipin naman natin kung ano itsura nito bukas. Dahil iba sa hapon, iba naman sa umaga syempre. Ayan o, tapusin natin mga ka-farmer ang ating vlog about this place. Ayan, Caronza. At 8 o'clock na, alam nyo kung bakit. Yun nga mga ka-farmer, bumili po kami ng isda. Ayan. Bumili po kami ng isda at lobster na ganun pala ang peak season nila from April until June eh maganda po ang bilihan dito ng lobster. Dagsa, baka po magmura pa mga ka-farmer ha. May or ngayon pong ano. Kasi kahapon ang bili po namin 900 naging 600 ngayon, yung 1-2 naging 1,000. Per kilo, yung good size talaga 1,000 na lang po ngayon. So, hindi natin alam, baka magmura pa. So, yun, bumili po kami ng ilang piraso na pang-uwi po. At yung isda ay ang tip ko, pagka kayo po ibibili ng isda doon sa Dinyog ay mabilis dapat ang kamay nyo. Mabilis ang kamay. Kasi marami po kayo kasabayan doon. Pero ayun, agahan nyo na lang 5:30. Dapat nandun na po kayo, nag-abangers na kayo. May mga dumarating pa pong bangka. Tapos dito, tingnan nyo naman po ang scenery. Sa umaga, may mga nanghuhuli po ng isda. Ayan, may naglalambat sa dalampasigan. Ayun, yun naman po ang ang kinaganda. Parang hindi siya masyadong commercialized. Alam nyo, pwede kayo makipag-mingle sa mga locals, which is yun po yung aking isa sa mga nai-enjoy at binabalik-balikan dito sa Aurora. Kasiguran, kasapsapan mga farmer. So yan po ang scenery ngayon. Tingnan nyo naman ang buhangin. Ang buhangin po nito, gaya na sabi ko kahapon, pinong-pino. Pero syempre, hindi po kasing puti ito ng Boracay. Ayan, medyo ano siya ng kaunti. Pero puti, white sand pa rin naman mga ka-farmer. Ayan, yun o. Ayan. White sand. Pero, ayun nga. Depende na po sa gusto po ninyo. Kung gusto ninyo na medyo mga bata-bata pa at mahilig sa bar hopping, hindi po itong lugar para sa inyo. Parang ganun lang. Ito naman ay more on nature. More on relax. O yung mga kawayan namin, mukhang iiwan na namin ha. De bale, magagamit ng iba yan. So ito, napakita ko ba? Yun nga, ginaman po namin ito ng net, na shading net para may tambayan po dito. Kagaya niya, no? Gusto mong mag-relax dito malapit sa beach, meron po kayong matatambayan na lilim mga farmer. So ayun, yun no? Mga nanguhuli po ng isda. Silipin muna natin. Hindi ito yung kahapon. Iba naman ngayon. Masarap din kasi binigyan po kami kahapon at niluto ni Kuya Randy. Ayan. Niluto niya po at parang adobo lang na sarap. Ubus nga eh. Sold out eh. Maliliit lang po. Parang wala ngayon ah. Kahapon halos isang timbang nahuli nila. Wala. Wala, hindi na chamba. Ayun, may ilang piraso. Ayun, liit lang. Okay, so ayan mga ka-farmer, maraming pong salamat at magandang buhay.